神恩神为阿娇献义见难难，麦豆瓦尼尼阿尼吉神阿难，阿贵格阿瓦安乌玛安，乌尼奥神阿勇西勇加根达。Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Nagdadasal po tayo para sa isa't isa. Marami po ang lumalapit, nagpapadala ng kanilang mensahe na ipagdasal ang kanilang kahilingan, ang kanilang intensyon, ang kanilang petisyon. Ito po ay nanggagaling pinaka-personal sa kaibuturan, sa pinaka-kalooban ng bawat tao na sinsero, nagmamakaawang ilahad sa paanan ng Poong Senyor. Tayo po ay nagdadasal para sa isa't isa tayo ay mapagkumbabang. Poong Senyor, pakinggan niyo po, kaawaan niyo po, paboran po ninyo ang bawat dumalapit sa inyo. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papuntang silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat siya ulit ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat ulit siya ng 500 metro. Ngunit yaon ay isa ng ilog na hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang langoyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno
sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito'y papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat patay, magiging tabang ang tubig sa dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga. Ang pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito'y patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na mga pangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagbasdan at ika'y hahanga. Diyos na mga pangyarihay, kapiling nating kanlungan, magsitayo na po ang lahat. Diyos ko sa ikaw at loobing tunay na tapat, puso kay gawin mong wagas. Nang manauli ang ganda, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Ebreo ay Bethesda, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig.
Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, doon ay may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal na ang sakit. May sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa laking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalihin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalihin ko ang aking higaan at tumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa inyo na dalihin mo ang iyong higaan at tumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki ko sino nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo ang lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Paalala lang po, sa banal na panahon ng Kwaresma, tayo po'y magtika, magbalik loob, mangumbisal, at gumawa ng mga gawain ng pagdarasal, pag-aayuno, at pagkakawang gawa sa mga nangangailangan. Namnamin po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Propeta Ezekiel, unang pagbasa, sinasabi dito ang bukal, ang tubig na umaagos. At mula dito, sa bukal na ito, dito nakakakuha ng lakas. Sapagkat ang lupa ay binibigyan ng buhay. Ang mga halaman hindi nanunuyo sapagkat malapit sa pinanggalingan ng tubig, hindi nauuhaw. Luntian, berde, ang mga dahon ng punong kahoy at namumunga ito. Punong-puno ng buhay sapagkat ang tubig, ang bukal ay nagbibigay ng paghihilom, pagpapagaling at ng restorasyon ng buhay. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Juan, pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking 38 taon nang may sakit. Kada tangka niya na kasi, basta may anghel na kumalawkaw sa tubig, doon, yung una, yun ay gagaling. Laging may nauuna sa kanya. Mabagal siya. Mahina siya. Naunahan. Kasi maraming may mga kapansanan. Bulag, pilay, pingkaw, bingi. Lagi siya. Isipin mo, 38 taon na may nauuna sa kanya. Kailan kaya yung swerte ko? Naawa sa kanya si Jesus. Gusto mo bang gumaling? Paano Panginoon? 38 taon na ako nagtatangka. Lagi may nauuna sa akin. Ano ba ito? Paano ba ito? Mabagal ako. Gumaling ka. Kunin mo ang iyong higaan at
Humayo ka, lumakad ka. Ayun, gumaling. Nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga, ang pinakadiwa nito ay liberasyon. Na libre. Malaya na sa tanikala ng opresyon. Yan ang ibig sabihin. Kaya yan ang pinagdiriwang, yan ang selebrasyon. Minsan tayo na iipit tayo, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Magpahinga, ito ha. Stricto tayo dito ha. Taga-implementa ng batas. Minsan, ginagawa nila yon pero hindi na naintindihan kung bakit ginagawa. Basta. Kung hindi, bawal yan. Ano ba yung araw ng pamamahinga? Nagpapahinga, may panahon para magbigay puri sa Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Pinalaya niya tayo. Ano pa magandang okasyon ng pagpapalaya? 38 taon nang nabihag sa sakit ang tao, napalaya siya. Hindi ba karapat dapat lamang? Minsan makikitid yung utak, yung paningin ng mga tao. Hindi nakikita yung dahilan kung bakit ginagawa yung ginagawa. Sige po. Pagnilayan po natin, unang pagbasa, buhay ang pinagkakaloob ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, paghihilom, pagpapagamot, restorasyon sa tamang kalusugan, pagpapagaling ang inaalok ng Panginoon. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway patibayin natin lagi ang ating, palakasin natin ang ating mahina na pananalig sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Tugon po natin, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal sa pagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal at pagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal at pagpagaling, tulungan mo kami. Panginoon Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko,
pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Norma Asis.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesu Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang iyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patamisin at haglin.
sakit nang magningas ang rikit. O Jesus, inumin mo aking sakit ng puso. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon at may maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
Diyos mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niulwalhati ka namin. Magsiyo po ang lahat. Mahal na pong tumayo at lumabas ang nasa berde at dilaw na upuan. Berde at dilaw na upuan. Panatilihin po natin ang physical